Teacher Viva, at nandito na naman ako para sa ating bagong Arlene at sasamantay muli ng aking kaibigan upang tayuan. Hello mga bata! Matagal tayong pinagkita. Kumusta kayo dyan mga bata? Hello mga bata! Nandito na naman kami ni Teacher para punuin ang inyong isipan ng bagong kaalaman. Sa araw na ito, meron tayong bagong pag-aaralan. Ang isang batang katulad mo ay marapat lamang na malaman at matutunan kung paano aayusin o pagsunod-sunurin ang mga salitang paalpabeto. Alam niyo ba mga bata, na ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 letra? Kung naalala ninyo, pinag-aralan na natin ang mga ito. Ito ang mga sumusunod na mga letra: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Nye, Ng, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 5 patinig. Ang mga patinig ay ang mga letrang A, E, I, O, at U. At karamihan sa alpabetong Pilipino ay binubuo ng katinig. Ito ay may 23 na mga letrang katinig. Katulad ng B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Nye, Ng, E, Q, R, S, E, V, W, X, Y, Z. Alam niyo ba mga bata, na ang ilan sa mga letra sa alpabetong Pilipino ay hiram na letra na nagmumula sa ibang lingwahe? Ito ang mga sumusunod na mga letra: C, F, J, N, Q, V, X, Z. Ngayon mga bata, nalaman muli natin ang mga alpabetong Pilipino. Tara, simulan na natin ang ating bagong aralin. Pag-aayos ng mga salita ng paalpabeto. Paano nga ba natin inaayos ng paalpabeto ang mga salita? Ang pag-aayos ng mga salita ay batay sa mga letra na bumubuo dito. Pagsunod-sunurin ang mga salita ayon sa alpabetong Pilipino. Para madali ninyong pagsunod-sunurin, maaari ninyong tingnan ang inyong chart ng alpabetong Pilipino. Mga halimbawang salita, ayusin natin na alpabeto ang mga pangalan ng lugar. Ngunit basahin muna natin ang mga ito: Cebu, Abra, Dagupan, Bohol, Laguna, Rizal. Mga bata, para madali ninyong pagsunod-sunurin ang mga pangalan o salita, tingnan ninyo ang unang letra ng bawat pangalan o salita at maaari ninyo itong tingnan sa inyong chart na meron kayo sa inyong bahay.
Maaari niyo itong bilugan upang makita ninyo kung ano ang posisyon ng unang letra ng bawat pangalan o salita. Sa alpabetong Pilipino, nauuna ang letrang A na Abra. Sumunod ang letrang B, Bohol. Sumunod ang letrang C, Cebu. Sumunod ang letrang D, Dagupan. At sumunod ang letrang L, Laguna. At panghuli, ang letrang R, Rizal. Kaya ang tamang paalpabetong pagkasunod-sunod o pagkakaayos ng mga halimbawang pangalan ng mga lugar ay Abra, Bohol, Cebu, Dagupan, Laguna, at Rizal. Isa pang halimbawa upang lubos ninyong maunawaan ang pag-aayos ng mga salitang paalpabeto. Basahin muna natin mga bata ang mga halimbawa. Ito, pusa, polo, pera, pato. Ingat ang mga salita mga bata. May napansin ba kayo sa unang letra ng bawat salita? Magaling! Nagsisimula lahat sa letrang P. Paano kaya natin aayusin ang mga salita na may parehong unang letra sa alpabetong paraan? Tandaan mga bata, pag pareho ang unang letra ng bawat salita, tingnan mo ngayon ang ikalawang letra ng mga salita bilang inyong batayan. Tingnan ang ikalawang letra ng bawat salita. Bilugan ang mga letra sa inyong chart upang malaman ninyo ang posisyon ng bawat letra. Sa alpabetong Pilipino, nauuna ang letrang A na nasa pangalan ng pato. Sumunod ang letrang E na nasa ikalawang letra ng pera. Sumunod ang letrang I na nasa ikalawang letra ng pito. Sumunod ang letrang O na nasa ikalawang letra ng polo. At panghuli ay ang letrang U na nasa ikalawang letra ng salitang pusa. Kaya ang tamang paalpabetong ayos ng mga salita ay pato, pera, ito, polo, pusa. Ngayon mga bata, nalaman natin ang pagsasaayos ng mga salitang paalpabeto. Tandaan natin, sa pag-aayos ng mga salita na paalpabeto, tingnan ang unang letra ng mga salita bilang inyong batayan. Ngunit kung sakaling pare-pareho ang unang letra ng mga salita, tingnan ang ikalawang letra ng mga salita bilang inyong batayan sa pag-aayos ng mga salitang paalpabeto. Mga bata, gamitin lamang sa mabuting paraan ang lahat ng inyong natutunan upang ang buhay nyo ay maging masaya at maging mabuting mamamayan kayo ng ating bansa. Tandaan muli mga bata, ang karunungan ay kayamanan at kayo ang pag-asa ng ating bayan. Mga bata, alamin natin kung kayo ay nakasunod at nakinig sa ating aralin. Subukin natin ang inyong galing. Pagsunod-sunod rin ang mga salita ayon sa paalpabetong paraan. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Unang gawain, pagsunod-sunod rin ang mga salita ayon sa paalpabetong paraan. Isulat ang bilang isa, dalawa, tatlo, apat at lima sa patlang. Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Magaling! Dito kaya, iayos ang mga pangalan sa tamang pagkasunod-sunod ayon sa alpabetong paraan. Pareho na naman ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Mahusay! Gawain ito kaya? Tingnan ko nga kung makasagot kayo. Sige nga.
pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Wow, magaling! Mga bata, kung pareho lahat tayo ng sagot, palakpakan ninyo ang inyong sarili. Napakagaling ninyo! Para sa inyong gawain, kumuha ng lapis at papel at sagutan ang gawain na nasa larawan. Yun lamang! Tapos na ang ating aralin. Sana mga bata, huwag niyong kalimutan ang inyong mga pinag-aralan. Hanggang sa muli, kami magpapaalam. Paalam mga bata! Paalam!